What's up mga ka-Flash? Muling nagbabalik sa SportsFlash TV. Bakbakang Gennadiy Golovkin versus Ryota Murata. Pag-usapan natin yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Sa katatapos lang nga pong bakbaka ni Golovkin versus Murata sa Saitama Super Arena sa Japan ay muling nagpasiklab at ipinakita ni Golovkin na kalabaw lamang ang tumatanda dahil sa wala pa rin itong kupas kung saan pinahirapan at binugbog ng husto ni Golovkin si Murata hanggang sa pinaluhod ito sa ikasyam na round. Naging maganda nga po ang naging panimula ni Murata kung saan pagdating ng round 4 ay patuloy pa rin itong pinapahirapan si Golovkin ng kanyang body shot dahil sa alam naman itong matibay ang panga ni Triple G. Lamang nga po si Murata sa round 4, 48-47. Subalit pagdating ng round 6 ay dito na nagsimula magbugbog itong si Golovkin kung saan tabla na po ang score 57-57. Dito nga ay talagang napapatras na si Murata, nakakamangha at nakakabilib para sa isang boxer na may edad ng 40 years old. Hindi na nga po tumigil si Golovkin at pinagpatuloy niya ito hanggang bumagsak na si Murata sa round 9 matapos naman ang malakas na kanang suntok na mula kay Golovkin. Hindi na nga po nagdalawang isip ang corner ni Murata at bumato ng towel dahilan para itigil ito ng referee at makuha ni Golovkin ang panalo via round 9 technical knockout. Dahil sa panalo ni Golovkin ay hindi na mapipigilan ang ikatlong paghaharap ni Canelo Alvarez versus Gennadiy Golovkin na ang kailangan ngayon ni Canelo Alvarez ay manalo sa paparating nitong laban versus B-Ball sa May 7 ngayong taon. Posibleng ganapin ang trilogy fight ni Canelo versus Golovkin sa September 17. Ayon yan kay Mike Coppinger ng ESPN Boxing Insider. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na i-komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV!